salamat sa aking buhatong pag-umangon. Having this wonderful time under the supreme anointing, He gave this public just for an hour, and I don't know. Hallelujah, amen. Actually, ito masasabi ko that okay lang po ba? I promise na gusto ko lang ma-deliver yung word na with clarity. So, sa madaling sabi, to deliver this, naman po ba factor, no? Factor the factor for so many years. In the ministry in Caloocan still in 1999. So, in 2000, so how many years? So, the language, so medyo hindi tayo makamay, medyo may problem. But I want to deliver it clearly, and I believe the Holy Spirit is the master in this place. Amen. Hallelujah. Actually, the main reason to be here in Davao, emergency flight lang po talaga. But during the last 2 weeks, God has showed me a vision na para bang ibalik ka doon sa lupa mong natauhan, di ba? So, di ko expected na I could come na nawala sa oras, kasi siyempre kami, kaugalian mo, pag muli mi sa lugar, muli mi Davao, siyempre, of course, nasa Manila, mag-expect ka, ang imong clan, imong family natin eh, mayroong expectations. So, meaning, you have to really something. So, but the time, nung time na yun, Tuesday, so, ang ate, Pastor Rocky, I believe that you know her. So, tawag, no, mayroong kaming gamay na problema, gamay na mga problema, di ba? So sa kada po, pag sa ato ha, leader. So, nga kailangan namin ayuson, so that's the reason why I flew so here. And then, the original plan is just 2 days, Friday, Saturday afternoon, fly back sa Manila dahil na doon yung ministry. Then, honestly, nawala ko sa isip na ako na Mother's Day pala this day. Siguro, bi-allow ko sa Ginoo, because if I remembered Friday, na Mother's Day today, I pursued back to Manila. But God, bi-allow sa Ginoo na hindi ko na remember na Mother's Day today. And that's the reason why hindi po, di pa po the tamang season na mabalik po Manila, I postponed my flight. So, dahil may himuon di ay ang Ginoo na dako kaayo himuon, sabi niya, more than of what I imagine, more than of what I expect. The Bible says He is able to do great things. Amen? Hallelujah. So, I really praise the Lord dahil ang intention there is about, He made all things beautiful. In His perfect time, tanan na kung tanan na plano, tanan nga gi-ready yun sa Ginoo. Gi-ready yun sa Ginoo. He prepares everything. Kaya muli po Manila, great testimony. Hallelujah, great testimony. Hallelujah, dahil lahat ay okay. Everything was okay in just for 3 days. Hallelujah. 3 days. Everybody say 3 days. Jesus rose again in 3 days. Jesus rose again in 3 days. The resurrection, hallelujah, nahitabo sa 3 days. Therefore, the three has a significance. Amen. Mayroong significance. Hallelujah. And I really praise the Lord for the victory. We are victorious. We always win. Wherever we go, we always win. Amen. Kaya salamat sa Ginoo sa opportunity. So, pag ikaw lang mag-yield sa plano sa Ginoo,
Hindi mo alam kung ano ang plano ni Lord, but one thing I know, His plan is perfect. One thing I know, His plan is the best, is better than mine. Amen. Amen. Kaya that's the reason why nakaka-remedy, and then He restores everything. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Praise God. So sa lahat ng mga nanay, siguro dadalhin ko in behalf of our church, Jesus the Great Restorer in Caloocan would like to greet to all the mothers, Happy Mother's Day. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then salamat sa church, no? Salamat sa Faith Tabernacle, Tibongo. No? Pamuna na aking butihing pamangkin for giving this this stage. Hallelujah. So the anointing. This afternoon, this morning, sanay ko nung afternoon kasi service namin. So this morning, I just wanna yield ano po ang gagawin ng ating banal na Espiritu. He is the master of everything. Actually, I have so many messages. And I have so many messages. So, di po talaga, physical, di po talaga ako, pag nga rin ako, di po talaga ako ready na mayroong speaking engagement. Di po talaga ako, which in fact, napinag-isip, nananapatsukwi ko, napatsukwi, matukog na foul, muli ko 3 days. So, madaling sabi, di ko nagdala ng notes, di ko nagdala ng literal na Bible, di ko nagdala ng extra ng pang church dress, which is totally on, which is affordable, and you go to church. Wala, ragged na, takong dala, budget dress, kasi wala akong bagahe for 700 lang. So, padamit na pang 3 days. So, kahapon, it seems ano, kahapon, pumunta kami, praise God, restored everything yesterday. Gumawa siya ng magandang ginawa niya. In the spirit na lang kayo, ang ginawa ng Panginoon. But for me, that was a great intention for me. Why I prayed for 2 years for that. I prayed a lot for 2 years sa giayos sa Ginoo gahapong adlawa. For 2 years, I prayed and then manifested just yesterday. Amen. Hallelujah. Sa tayo mo kung Ginoo, Lord, hindi ako uuwi ng Davao na wakay himuon, wala kay purpose. Hindi ako muli Davao. Ipag-abot ako dito sa Davao, Lord, di ko muli o Manila unless you answered me. You answered me. So, later po, so the first day I came, diretso kasi among Utah, natawahan. And there, slept one night, and there, sabi ko sa Panginoon, bigo nga, I am so confident standing in this place because your father is my son. Amen? Kaya yung mga kabataan, ulitin ko, I try. Gusto na ko, confident ko, comfortable ko, mutindog ining lugara, ining dapita, diri sa taas sa stage, tungod kay, everybody say tungod kay, ang inyong amahan, akong anak. The connection, his umbilical cord connected with mine. And in the spirit, our umbilical cord connected the source, which is the church of our forefathers. If there is Abraham, Isaac, and Jacob, we have also our forefathers, my parents, his grandchildren. And I highly honor it until now. Kaya every time na marinig na nila mag-adabaw, magtapok yun yung atumi nito. And then, that night, sabi ko sa Ginoo nito, I prayed, I knelt down during the dawn time, tulad ko, ay nanay yung eyes. Sabi ko sa Panginoon, Lord, di ko wala ka o aning lugar kung wala kay isulti sa ako. Because I remembered in 2013, we experience the landslide. Ano sa tawag nito? Dynamite. Dynamite challenges. The signal number 5, typhoon. Testing and trials.
So, hihuli ko by the time at dito po ko giistorya sa Ginoo. Giistorya mo sa Ginoo sa church na ako saan ang natawan. The very old church. That our old Jerusalem. So, the same thing last 3 days ago, he was given, oh Lord, for the second time, speak to me in this place. Unsa yung pinaka-purpose. So, may mga butang ipakita sa Ginoo sa mga, and then, God gave me a message. And that message, mauna yung akong i-message, tarong ang lahat. Actually, sabi ni Pastor Jess, day, ikaw magkakan Mother's Day. So, habang pag-inun niya nga ako mag-visits, in season and out of season, ready ka man hindi, wala kang karapatan to refuse ano ang assignment. Because I know that I am a servant of God. When you are a servant of God, the way you serve God is to serve people. Do you get my point? Amen. The way you serve God is to serve people. And therefore, sino ba akong mag-refuse? Lord, it is you. Yes, I will go. What time ka gabi ang jubal? 9:15. 9:30. Sabi ko, Lord, wala akong dress. So, ang ako pag-umakon, yung the best ate. So, nag-try na ilabas ang lahat ng mga dress. Pero wala yung magkasya sa buwan, wala yung business. Lord, if it is your will, I would produce something na masuot na ako, gusto ko ko. Di po na kumatake na prabi kong harap sa imo. And then, sabi ko, maulay yung will na it is your will. And God indeed, tuod man, pagdaanan mo pa-close na ang SM. So pa-close na yung SM, I still have 15 minutes. So just, wala ko bro, 15 minutes. But one thing I say, God provides. Amen? If it is His will, sabi nga, siya rin ang gagawa ng Christ. Deal. Amen. Hallelujah. Okay, tayo maglangay. Let's pray. Father, we thank you, God, for this moment. We thank you, Lord, for this special place. We thank you, God, that this place is Bethel, O God, is the house of God. And thank you, Lord Jesus, that under the supreme anointing of Pastor Jesse, your servant, Lord, I preach the word. Use me, O God, to deliver your word. That let your word be heard, O God. Lord, thank you for the receptive heart this morning. Thank you for every single person, oh God. Hallelujah, na ready to receive your word. Ready to partake your word. To partake the food, oh God, na yung pinaprepare, Panginoon, this morning sa iyong mga anak, Lord. And I pray, oh God, for your presence. Lord, because, oh God, when our praises goes up, your presence come down. So, Father, we thank you that your presence is here with us. That your presence of God is in the midst of us. And thank you, Holy Ghost, that you are the master. You are the preacher. You are the revealer. Oh, God, we thank you for the right word this morning. We bless you. We honor you. We glorify your name. Sealed with the blood of Jesus in every corner of this place. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Back doon sa request ni Pastor Jess na ang message. So, sa occasion ngayon is Mother's Day. Daghan kayong message na iabot sa kuha. So, I recall back in my heart. So, I tried to prepare to ganun pa, wala ko'y tulog. Then I tried to capture it. But I saw a vision. Kahapon po, I don't know, that twice nag-appear sa akin, I saw a vision of kanang sama, tanong na plant, para siyang bayabas or something, or gamay pa siya, na living yung leaves. So very little pa siya, sibol. So ganun siguro more or less 5 inches. I saw an open vision to see the plant. Wow, sabi ko, request Pastor Jess for the mothers. Yeah, also, this is for the mothers.
But deep in my heart, the vision that I saw, sabi ng Panginoon, yield. The message that I want you to deliver in that place is the message that I gave you in Malacoma. So, first reason is, wala kong tulog, dahil I prepare, but the Holy Spirit spoke to me. Don't deliver any message, just message. The message that I gave in Malacoma. Wow. Wow. So, susunod ako, sabi ko nga, I yield. And how to package. And I believe the mothers, in the mothers' time, can you raise hands, mothers? I believe that the Lord has the word for the mothers. And I believe that it is your season, youth, young generation. Because the vision that I saw, I believe that this year is the year of young generations. The Bible says that in the last days, young youth can see visions, can interpret dreams. Amen? Young people, raise your hands. Give a crazy noise in this place because this is your season. Sinong batang kapatahan pag isabi, this is my season. You may force me. One more time. This is my season. This year is my season. Hallelujah. This is your season. Amen. Hallelujah. Kaya tuwang-tuwa ako kanina. Kaya pala sabi ko, kaya pala Lord showed me para mayroong idea to deliver the word. Kaya kita ko, kabataan pala speaks of the young leaves. Speak of the young plant. Wow! Youth! You are so blessed! Youth, you are so blessed! I decree and I declare that in this place, more youth! Amen! More youth! Hallelujah! Youth from the east, from the west, from the north, from the south. All of you, you gonna bring number of young people, young souls in this place. And this place is not, hallelujah, ang ganito, hindi enough. This place is not enough. Say it's not enough. You need bigger. You need bigger. Because this is your year of, hallelujah, generational. This is a generational. Kaya mo yung kahapon pa talaga, more on plants, more on young. Sabi ko, kaya na shock ako, observe, pagkanaw na ako, puro palang dami palang kabataan. Hallelujah, I think 60-70%. 70% young people. Do not waste your time. Do not waste your time. At sabi ko, Lord, really, ikaw gina masunod because the message you bigay sa kino is for everybody. It's for everybody that I believe. He will be ministering to you right now. This is your moment. Amen? Now, sabi ko, ulitin ko, meron akong prepare na message, but just this morning, the Holy Spirit, habang kaya na-busy ko, dahil sumasalot na lang ako ng bato ng Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, do not present. Just go to the original message that I gave you. Let's open our Bible in Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 verses, hallelujah. Mayroon ba tayong screen? Amen, mayroon. Pwede ba tayong somebody could operate there? Can you give that text? Genesis chapter 28 from verse 10. Okay, it seems, sabi nga, my profession is a teacher and then the giftings also. Yield ako ano kasing giftings ang there is the darling sa pulpito. Hallelujah. And maybe teaching. So here, what a NLT version, not NLT version. Okay. Idaan ako sa kwento kasi kapag kwento, mas kasi, lalo mga kabataan, visualize. Dali maintindihan niya huli, niya may na to. Okay. Here in Genesis chapter 28, kita dito nakaila na may tao dito sa Genesis, may tao isang magnanakaw. Habi nga, magnanakaw.
Okay. So magnanakaw. Because here in Genesis 28, we talk about Jacob. So kisama niya kailan ni Jacob? No? Kaya malumang yun tayo si Jacob ay nagnakaw. Okay, ano ninakaw ni Jacob? Ninakaw ni Jacob ang birthright sa iyang iksowa na hindi dapat sa iyang. So here, in 1 Timothy, kaya sabi nito, meanwhile, Jacob left Beersheba and traveled toward Haran. Ngayon mo yung travel man si Jacob papunta doon kay Haran at sa lugar ng Haran. Okay. Pwentuhan na tayo. Huwag yung seryoso. Okay. Ha? Sige, ay to ay tayo. Ang inunggan kung bakit si Jacob ni Arto sa lugar ng Haran, did you to yung intention? Dahil siya ay nakasala. Nakasala si Jacob. Ano sabi sa Jacob? Nagnakaw nga po siya, nangawat siya, nakakawat siya. So kapag nakakawat ka, gusto, nagkaroon, pag nakakawat ka, niya, yung iksoon, alam ka naman nung, siksentry na ka. Sige, aaminin, no, sa ating mga history. Di ba, pag, di ba, kwarta na lang, makakuha ka sa kwarta sa inyong mama, spital, eh, palit mo sa inyong gusto, di ba? Mahawa ka sa inyong balik, eh, para di ka ma, ano sabi tawag na? Di ka ma, masakmara, di ka masita agad. Kaya pag wala, no, guys, nakaw-lakaw, palmari, maraming ba? Marami. So, ang paglakaw ni Jacob, in short, was a scapegoat. No? Hingat ko siya dito sa lugar ng Haran. So, ato siya dito dahil nagkasala siya dito sa ilangang panimalan. So, everybody say, Jacob. Jacob ang atong bida. No? Jacob ang atong bida karong buntaga. So, here, nilakaw si Jacob ng atuglaing lugar. Sa iyang paglakaw, siguro, we could imagine or try to visualize kung sa orasa siya yung lakaw, yung alis sa iyang panimalay, nga nung giabot man siya o gabi, ginabi siya doon sa lugar ng Haran, kung saan di na siya pwede mo nakaw kasi gabi yun naman. Tama? So what he decided for, nag-decide siya na pumirmi sa lugar kung saan siya ginabi. Okay, paminaw siya ko because there is in the middle of the message, God will speak to you. So palabot dito, palabot sa kagabi yun, gibati na siya o katulgon, pagod na siya, sayang, siguro hiking, wala may taxi at wala, wala may grab at yung panahon na, wala yung daghang sakyan at yung panahon na. So maybe he used his feet in walking siguro for so many miles, for so many kilometers, pagod na pagod siya. So natulugon siya, kapoy siya. Then he decided to stay there, doon sa lugar na yon. Then, namili siya o bato, according to the Bible, no, sisundan lang natin yung verses, kuya. So, namili siya o bato para himuon niya o pilaw, unan. Himuon niya unlan kay matulog.